Hey, what are you doing in there? Tiny. Ito yung backyard namin. Wala ng food sa mga birdie, so I'm gonna add additional food in there later. And yeah, that's one of my cats, Elsie. Elsie for loud cat, kasi napakaingay ng lusa na ito. Guys, tingnan nyo to. Ta-ding! This is what you call a rose tree. Tingnan nyo, napakataas niya, di ba? It's like probably 5 feet tall. At tinanong ko itong roses na ito about 10 years ago. At siya lang yung nabuhay. Go smell the roses! And then, ito yung grapes ko na tinanim ko about probably 5 years ago. Eh, kaso lang, ano, every time na tingnan nyo, ang daming bunga. Dami niyang bulbs. Kaya lang, every time bumubunga siya, eh, hindi pa nga nahinog kakanin na ng, ano, ng mga birds. Kaya, hindi ko talaga na, ano, tikman kung ano yung taste ng ano na yan. But anyway. Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. This is Marilyn, your friendly Filipino carpentera here in America. I hope everybody's doing okay. Ako medyo naiirita ako, guys. May mga inaway ako dyan sa YouTube. Seriously. Like, some of you might have witnessed me, like, you know, being stern at somebody on YouTube when I do my live. But anyway, itong ibang inaway ko, probably most of you, like, I have 2,000 plus subscribers and you haven't seen me fight, you know, or have an argument on YouTube. Pero, ano, hindi ko napigilan yung sarili ko, as I was watching this video of our fellow Philippine. Guys, mag-English-English ako ha, kasi hindi ako marunong mag-Tagalog masyado. English na lang kasi hindi din ako marunong. Joke. But anyway, Bisaya kasi ako. Nagalit ako, guys. Kasi may isang YouTuber na galing UK, tapos umuwi sa Pilipinas. She's been in, I mean, out of the country mga 10 years na. And so she was so excited and she's a vlogger. So binavlog niya yung ano, yung travel niya until she reached the Philippines. Tapos may problema sa Ninoy International Airport. Parang ano, nakadating siya gabi na and then naiwan siya ng shuttle bus and then because it was already too late and then parang wala siyang pera. Resources to hire a taxi to go to her hotel. So, ganun. Okay. Now, naawa ko sa kanya kasi, you know, I've traveled. I've been here in the United States for 17 years. Punta labas ako sa Pilipinas. Punta ako sa Europe. Punta ako sa Hawaii at sa kung saan-saan pa. And I know the hassles of, you know, being an international traveler. So, naawa ako sa kanya, guys. Bisaya pa naman. Kawawa yung tao. Tapos nagpa-vlog siya. Na-culture shock siya. Reverse culture shock. Kasi imagine, makita mo on the plane traveling from Abu Dhabi to the Philippines. May na-seatmate siya ng mga Filipino. So, usap-usap siya. And she's so friendly, you know. She's happy. And yung mga ganun-ganun ba. So, pagdating niya doon sa Philippines, yun, nagka-problema siya. Kasi gabi na siyang parang, yeah, gabing, I do not know what the circumstance was, but yun yung ano niya, nangyari sa kanya. But anyway, ang daming bashers, guys. Sabi nila na, yan, tatanga-tanga ka kasi, wala kang pera, blah, blah, blah.
ang dami namang ano diyan, ATM card, tapos ano, ang buang mo very below the belt, and I felt for this lady, like, you know, because I was so many times in her shoes. Hindi ko na tigilan yung sarili ko, guys. You know, I always choose my, I choose my battle so I can win the war. Yung ganun ba? Hindi ako pumapatol most of the time sa mga ganitong mga nonsense issues. Pero gusto kong ipagtanggol yung ano, fellow kababayan natin na pinabash pa ng mga fellow kababayans natin na mga ignorantimos. Ignoramos. But anyway, I'm so sorry for my language, but I really am angry right now. Bakit naman kayo dyan sa Pilipinas magbabash kayo ng ano? Eh, nakasakay na ba kayo ng ariplano? Do you know how difficult it is to be traveling from abroad going to our, ano, going back to our country? First and foremost, pag galing kayo sa abroad, okay, yung baggages nyo is isang milya yung layo from your terminal gate, okay? So, takbo ng ilang ano, napakalayo po ng kukunin yung baggage. Kaya, it would take you, yung pumunta nga ako dito sa US, it took me like one hour before I was able to see my husband. Kasi kuha ka pa ng baggage, napakalayo. Tapos, punta ka pa, hanap ka pa kung saan yung exit na napakalayo din. So, that's one thing. And then number two, so yun, hindi niya nakita kung saan yung airport. Eh, hindi naman niya pagmamamayari yung airport. So, she doesn't know where to claim her bags. Okay, so yung mga walang experience dyan, shut up na lang kayo, please. Kawawa yung tao. But anyway, galit na galit talaga ako. And then, sabi, very below the belt, sabi pa nila, ano, tatatanga-tanga ka pa, vlog-vlog ka. Guys, if you have seen her vlog, she was recording while she was running, okay? Tumatakbo siya. Saan na kaya yung bag ko? Tumatakbo siya. At the same time, you know, she was carrying her camera. Hindi siya nag-ano lang, kumakain lang ng finger niya, like wondering what's going on. She was doing something. She was running, okay? And then my downtime, syempre my downtime, kasi hinihintay mo yung airplane connecting flight mo, eh, anong gagawin mo? Ako nga, nung time na ano, papunta akong Philippines, 2 hours yung layover. Anong gagawin ko 2 hours? Yung ginawa ko, natulog ako kasi hindi pa ako vlogger noon. But, sinabi ko dun sa kasama kong lalaki na nakaibigan ko, dude, can you please wake me up? You know, kasi naiwan ako ng ariplano before kasi nakatulog ako kasi mataas yung layover. Mag-layover ka nga ng 3 hours. Anong gagawin mo? O, syempre, in her case, nagpa-vlog siya. Like, seriously, these people who are commenting, like, you know, writing bad stuffs about her, wag naman kayong ganyan. Like, you know, hindi nyo na-experience yung experience niya. And don't attack her below the belt. Umiyak na nga yung tao eh. And I was really so upset. I will give you an instant. First time ko dyan sa Nayakan. Because most of the time when I go home to the Philippines, I would take Mactan Airport because it's a lot easier there. You know? And more smooth. Tapos, first time kong nakapunta sa, nakaland sa ano sa Naya. Oh my gosh, it was so chaotic. Gubot pas dukot, you know. So nag-fall in line ako. Pagdating, by the way, sa kaalaman ng iba na nagka-comment diyan ng masama na hindi naman nakasakay ng ariplano, pagdating mo, pag-land mo sa Philippines, pupunta ka muna sa immigration. Hindi ka pwedeng lumabas agad, okay? Punta ka muna sa immigration, bigay mo yung passport mo, bigay yung visa mo, tapos itatakan yan. And then after that, yun, hahanapin mo na yung bag mo kung saan ang ilang milya yung tatakbuhin mo, okay? So that's what happened to me. Pagdating ko dyan sa Naya in 2016, mayroon akong 2 hours layover. So, okay lang kami. Like, you know, me and my husband, we were like, okay, we still have 2 hours. So, we have enough time to look for our baggage. And then, labas kami sa airport. Kasi, yung connecting flight, eh, nasa ibang terminal. Ibang terminal, guys, meaning ibang building. Malayo sa building na
na landingan niyo. Okay? So, hindi pwedeng lalakad. Malayo po. So, wala ng shuttle kasi gabi na sa, on her case, that person that I'm really like, you know, covering kasi naawa ko sa kanya. We transferred to another terminal. So, yun pala. Yun na yung ano, nag-wait kami ng 2 hours. Eh, so, pumila kami ng 2 hours. Tapos, may dala akong telescope na mamahalin kasi yun yung gift ko sa pamangkin ko. So, sabi ko, itong telescope na ito is very expensive kasi hindi lang siya ordinary telescope and I don't like to check this in other words. Kasi baka mabasa, blah, blah, blah. So, I would need to carry this myself. Sabi niya, ma, mag-fall in line doon kasi x-ray hanila. Okay, so, 2 hours yung falling in line namin, guys. Just to have my telescope checked under, you know, the x-ray. So, taas talaga ng pila. Taas ng, oh gosh, the line was so long. And we had 2 hours, you know, since we started to fall in line. Naku, guys, pagdating ko doon sa check-in station, sabi pa nung ano, ng lady na, hala, nakaalis na yung ariplano. Iniwan kami ng ariplano dahil mataas yung pila. So, doon ako nagwawala. It's like, this is so unfair. And I spent like 16,000 pesos, you know, of that ticket just to be able to arrive home that day. Eh, hindi. Eh, 16,000 pesos dyan sa Philippines. Pagkain na yan ang pamilya ko, okay? So, nagwala talaga ako. Like, I was so upset. Like, you guys are so, you know, kita nyo na mataas na mataas yung pila. Bakit nyo ano? Bakit wala kayong ano? Like, walang proper system ba na can you at least put in 2 checkpoints here para ano? Hindi maiwan yung iba. Ang daming na nga iwan. Hindi lang ako. So yun, that's why itong vlogger na ito, you know, I cover her because I felt her pain. I've been there before. Eh, itong mga bashers na iwan ko kung nakasakay ba ng bangka or ano, I'm sorry, I don't like to degrade anybody, but guys, you are not in her shoes. You have no idea how hectic, ang daming kuskus balungos, guys, if you are from the international flight. So, huwag kayong magcomment ng below the belt because nakakasakit yan ng ano, you know, you are hurting somebody. So let's spread peace, not war, okay? Kasi ako, ano, I'm ready to fight for somebody. You want war? I'll be there. I'll give you war in my red stilettos. Joke. Thank you, guys. Bye-bye.